Ma'am Jenny, ilang katanungan lang po, ano po yung naging decision? Bakit po kayo nag-decide na ituloy pa rin yung releasing kahit na sabi nyo kanina medyo risky yung magiging yung gagawin nyo na pag-release ng abo? Ah, okay po. Actually po, hindi lang naman po ako yung nag-decide nito. Pinag-usapan po ito kasama po yung Mau Gimba natin. Ah, okay. Kasama yung limang merchant ng Gimba. Ngayon po, tinanong po ni Mau Gimba kung sino yung mga gustong mag-manual or sino yung gustong mag-start sa August 7 pag okay na yung system. So ako po, nag-decide akong mag-manual na lang kahit risky siya. Actually, hindi namin talaga maiku-correct kung may mali yung mga voucher nila. Apa. Kaya lang po kasi katulad kahapon, talaga yung mga farmer nakiusap na kailangan na po namin yung pataba. At saka, yun yung isang dahilan. Kailangan na talaga yung pataba. Kaya po nagbigay na ako. Pangalawa po, all set na eh. Naka-ready na kami. So instead of waiting sa August 7 na maging okay yung system ng IMP natin, is nag-proceed na po kami manual ngayon. Ano-ano po ba yung mga risk na po na pwedeng ma-encounter pagka ganito na manual? Ang pag in-scan yung voucher at hindi nagtugma dun sa ID, isang error yon. So kailangan meron silang slip A para correction, parang meron silang pipirmahan na correction. Another risk is that kung yung voucher niya is hindi nai-scan. So kailangan ipapalit kay DA Gimba natin. So ano yun, may problema po yun sa QR code pagka ganun. Yes. Ibig sabihin ba nun, hindi siya nakalista doon? O nakalista, yung pagkakaprint lang may problema? Pagkakaprint. Minsan hindi siya ano. Scannable. May another error naman po is that canceled voucher ang lumalabas. Bakit po? Ano po ang possible reason bakit canceled voucher? Ano po? Siguro na-claim na siya. Kini-claim uli. Ay, ganun. Yes. So, may mga chances, may mga pagkakataon po ba talaga na nag-iessay? Baka, possible. So, dun machi-check na, na-claim na itong pataba na to. Or kung may chances naman na canceled voucher siya, pero talagang... Hindi pa na-claim. Oo. Ngayon, kailangan ibalik ulit sa atin. Ibabalik sa Gimba, sa DA. Yun. Again. Okay po. So, pagka ganun, pwede pala yun, ano, na cancel, yung voucher ay parang naulit yung... Siguro naulit yung QR code. Possible po siya. Na-doble po yung ano, na-doble po yung voucher ng printing. Paano po yung mga ganun? Ano po ang magiging consequences nun? Kung may ganun yung mga vouchers, posible po bang hindi kayo mabayaran? O makukuha nyo naman yung... Mababayaran naman kami. Ang mangyayari lang, back to zero. Like, kung ngayon natapos na sila, babalik sila ulit dito for the same process. Pero hindi naman nababawiin yung abono nila? Hindi na. Ang gagawin doon, pipicturan ulit sila, iscan ulit voucher, pipirma ulit sila. Ganon. Ang ano lang, madidelay yung payment. Kasi instead na mababayaran na siya, mapaprocess siya, hindi siya muna. Mapipending muna siya. At ilang porsyento ang ine-expect mo na... Mali? Na mali. Siguro konti na lang kasi ano po eh, na-check na po nila last year kasi ganun na yung mga mali. In-update naman na po nila yung mga ano kasi nagsasubmit kami ng mga correction. So, I'm hoping na ngayon, siguro may maliligaw pa din. Kaya lang, hindi na ganun hindi na tulad dati. Kaya ako nag-risk din na okay lang. Na parang, kumbaga, nakaralan mo din. Okay lang. Yung pong mga ID, di ba kasi meron yung mga problems sa ID na hindi, minsan yung pinipresent nila Iba yung nakaserox. Iba yung nakaserox, iba yung ID. Hindi po pwede yun. Kaya po ngayon, pinache-check po na mabuti sa kanya kung ano yung ID na dala, dapat yun din yung ID na isi-serox. Okay. Paano po yung, iba yung isinubmit nila, tapos iba rin yung isinerox? Hindi na naman ako babayaran. Reject ay, na naman reject siya. Reject yun. So, isa yun sa mga bagay. Babalikan na naman namin si farmer, hihingin namin yung ID niya kung alin yun na isubmit niya. Ganun. Pero ngayon, sinisiguro niyo naman na kinoconfirm niyo kung ano yung resibo. Ay, kung ano yung ID yung sinubmit niya, tsaka isinerox niya. Yun lang chinecheck niya ngayon. Kaya medyo, yun nga, medyo mabagal siya kasi kailangan mo tignan. Kasi wala kaming, hindi namin matitrace agad eh. Anong oras po kayo nag-start? 8 a.m. Mga ano, nakakailan na po kayong farmers? So far po, nasa 80 plus na, 85, isang barangay pa lang. Tapos Bunol. Ang kasunod na po is Santa Cruz, meron na po rito. Tapos Bunol and then Naglabrahan. Apo. Yung mga dumadating na ibang barangay,
Kinikater nyo na rin? Hindi po. Sa apat na yon, for example, schedule nila mamayang hapon, nagpunta sila ngayong oras? Hindi, ma'am. Ang dami nilang nakapila nung pangumaga. So, mamaya sila bumalik. Okay naman sila. Ang ginawa ko na lang, pinapirma ko na yung panghapon. Ah, so, since nagpunta sila, may attendance na sila, sila rin yung mauuna mamaya. Apo. Ganun so, na lang. Oo. Tapos babalik na lang sila. Babalik silang 1 o'clock. Yan. Para masigurado na makukuha din nila today. Oo. Sa tingin niyo po matatapos yung nasa, I think, 300 po yan? Ay, ilan ba yun? Parang 300? 300 siya sa maghapon. Oo, nagawa na namin dati. So. Pagka ba application, mas mabilis? Maaga kayong natatapos? Mas mabilis kasi pag manual eh. Ay, mas mabilis. Kaya lang madodoble lang yung trabaho namin. Kasi pending to ng 1 week. Ang upload namin pag okay na yung system. So, meaning, pending na kami ng 1 week na babayaran. Oo. Eh, pero nakatulong ka sa mga magsasakay. Yes, exactly. Yun naman ang ano nun. Yun na lang ang ano. Sabi ko nga sa kanila, sana po wala namang away sa inyo mamaya. Kasi manual lang inaaway po kami. Inaaway ka mo. Bakit kayo inaaway? So, yung assessment dito, so, kukunin yung IDs, tapos yung I-check vouchers. Po yung IDs, voucher, kung tugma na siya, yung isinerox na ID, kung siya yung ipinresent niya. Pagkatapos po rito, pupunta po sila sa billing po, para ma-issuehan ng OR. From BIR, and then after that po, pupunta sila sa master list, magsasign sila doon, and then magre-release na sila ng pataba. Yung master list po na yun, yun yung galing sa DA. Yes po, tapos isasubmit din po namin yun sa kanila pagkatapos nito. So, ang mangyayari niyan, dahil manual, nakasulat lahat, i-encode mo ulit? Isa-isa po. Opo. Ngayon po, ang gagawin ni ano, kung si Farmer, siya magsasulat yung pangalan niya, pirma siya. Sulat yung pangalan niya, pirma siya. Ganun. Natrabaho siya kasi, uh-oh, kaya hindi rin advisable sa mga merchant. So, ako po, sabi ko nga, I'll take the risk. Mm-hmm. It's ako naman yung hindi mababayaran. So, So kumbaga parang option din nila kung... Kung ayaw nila na magbigay. It's up to them. Kung gusto mo naman, at your own risk. Sabi nga ni sa ano, so okay. Ng municipal agriculture. Apo, kasi hindi rin po nila kontrolado ito. Kasi yung... Kami mag-decide kung gusto namin mag-grease or mamigay or hindi. May idea ka, ma'am, kung ano yung rason, bakit system down. Kasi dun sa advisory, nakalagay, we already know kung bakit. Pero hindi in-specify na ibigay ba yung information na yun sa iyo. Meron, ma'am, advisory another, August 6. Ay, meron na naman? Ay, oo, sa August 6 ulit. Yan. Pero walang sinabi sa inyo. Kung under maintenance. Under maintenance. Yan lang po yun. Walang sinabi na na-hack or walang sinabi na wala naman may po problema yung platform. System updating, under maintenance siya.